isa talaga sa principles ko is to make it happen. So, kumbaga parang, ang mangyayari kasi pagka hindi ko nabenta yung pomada, sir, ako yung magugutom eh. Diba? Ako yung, kasi sir, naranasan ko na magutom eh. Na ang natirang pera sa bulsa ko is 20 pesos. So ito yung minsan na sinishare ko sa mga talks ko, no? The story of 20, how 20 pesos, how valuable 20 pesos is to me, na may time na wala akong kinain buong araw and I only had 20 pesos in my pocket. Sa ilalim ng LRT ng Buendia, meron doon nagtitinda ng kwek-kwek pugo. Yun ang kinain ko. Tapos, ang naalala kong presyo pa noon is 12 pesos, yung Pinoy. Tapos, sabi ko, nauuhaw ako. Siyempre, tipid na tipid ka, di ba? So, kaya lang, nauuhaw ka eh. So, yung sukli mo sa 20 na sauce, pinambili ko ng gulaman, 5 piso. From that moment, sir, parang dun ko, that this was in 2013. So, from that moment, sabi ko, this is, ito na dapat yung pinakamababa na mararanasan ko sa buhay ko. We are really excited to hear your story. Dahil nga, ikaw yung nagpapapogi sa aming mga lalaki. So, bago tayo magsimula, nagpapasalamat lang ako sa iyo dahil pinapogi mo kaming mga lalaki na minsan magulubuhok, pero dahil sa hair products na meron kayo, pumogi kami. And alam ko, di ba, nag-expand din kayo sa mga other products din, di ba? Yes, sir. Nag-overall men's grooming kami because the market is asking for it. Pero, and sir, ako rin gusto ko lang opportunity to thank you for this opportunity, di ba? Nandito ako ngayon, parang it's still very humbling and very touching na si Sir Marvs is still messaging me and still kind of seeing my journey in entrepreneurship. So, ayun, sir. Yeah, kasi that's the heart of Stock Smarts, eh. Those inspiring stories, mga Filipino people who have really worked so hard na nakapag-endure, nakapag-start ng business despite the odds. Yun yung mga kwento na gusto natin ma-highlight para mga kababayan natin, whether here in the Philippines or abroad, they will learn from it. So, simulan na natin, no? Kasi you are the CEO and owner of the Maverick. Meron ka bang business background? Meron ka bang ganung ano, na background? Kasi majority ng mga Pinoys, employees. And siguro, second question na rin na kadikit doon, na parang nung nagsimula ka ba, nakakatakot ba? Okay. Business background, sir, wala po. Graduate ako ng multimedia arts sa College of St. Benilde. Pero while in this journey of entrepreneurship, I realized na I had a knack for selling pala nung college pa lang. Mahilig ako magbenta ng kung ano-ano nung college eh. From dog tags to services, mga creative services. Tapos, more than that is, I valued time with friends and how I spent it. So, parang doon siguro nag-ugat yung, siguro dapat mag-business ako. Mag-negosyo, diba? Pasukin entrepreneurship. Pero yes, no business background. And when I was starting, this may sound mayabang or actually stupid eh. Sorry for the word, pero I wasn't scared. Hindi ko naramdaman na nung ini-start yung brand, yung product, gusto ko magbenta kasi noon. Magbebenta lang ako. Side day lang ako. Benta tayo ng pomada, ganun lang. Parang hindi naman ako nakaramdam ng takot. More on excitement. Kasi opportunity siya for me to earn extra, no? Pero that was me when I was starting. Mas natatakot, mas may kabanga ako ngayon eh. Kasi hindi lang ako yung bit-bit ko. I have my family and all my staff and employees na they are behind me, di ba? Na parang if I don't continue this, if I suddenly stop, sila din maapektuhan. So, ayun sir. Yeah, kasi ngayon, nag-scale na kayo ng operations eh. Dati, ikaw lang at mga some friends eh.
So pagka hindi nag-work, ay okay lang, tayo-tayo lang. Ngayon, may mga pamilya na ring umaasa sa iyo na hindi lang immediate family mo, but those who are working with your team. Ayaw mo naman na mawalan din sila ng trabaho. Kaya ngayon mas kabado ka. Pero balik lang tayo, nagsisimula ka. Ano yung meron na bakit parang hindi ka natatakot mag-start? Kasi risk yan eh. Pwede ka mawalan ng pera, pwede masayang yung oras mo, baka hindi mag-workout. What's in you that allowed you to, sige, I'll take the leap of faith? Siguro sir, isa kasi sa isa talaga sa principles ko is to make it happen. So, kumbaga parang ang mangyayari kasi pagka hindi ko nabenta yung pomada, sir, ako yung magugutom eh. Diba? Ako yung... Kasi sir, naranasan ko na magutom eh. Na ang natirang pera sa bulsa ko is 20 pesos. So, ito yung minsan na sinishare ko sa mga talks ko, no? The story of 20. How 20 pesos... how valuable 20 pesos is to me, na may time na wala akong kinain buong araw and I only had 20 pesos in my pocket, sa ilalim ng LRT ng Buendia, meron doon nagtitinda ng kwek-kwek pugo. Yun ang kinain ko. Tapos, ang naalala kong presyo pa noon is 12 pesos, yung Pinoy. Tapos, sabi ko, nauhaw ako. Siyempre, tipid na tipid ka, di ba? So, kaya lang, nauhaw ka eh. So, yung sukli mo sa 20 na sauce, pinambili ko ng gulaman, 5 piso. From that moment, sir, parang dun ko, that this was in 2013. So, from that moment, sabi ko, this is, ito na dapat yung pinakamababa na mararanasan ko sa buhay ko. So, from there, sir, I think it's the drive talaga sa sarili ko. That's what I had it. The drive na hindi na makaramdam ng gutom. Ayoko, it was awang-awa ako sa sarili ko, pero it was that eh. Kaya minsan, sir, may mga friends ako na nararanasan nila na parang, this is my bottom. You know what I tell them? Sabi ko sa nila, I'm happy for you. If this is your bottom, then there's no way, there's nowhere to go but up. Kasi yan yung nangyari sa akin eh. I had to experience that before I had this parang change in principle, change in outlook, change in mindset. So, ayun sir. Kumbaga, more than the kaba, it's the takot magutom. Yeah. Ganun sir. Napaka-inspiring pala ng kwento mo, no? That sinabi mo, nagdala ako ng tissue dito. Pero I like what you said eh. Kung nandun ka na sa rock bottom mo, wala kang choice eh. I mean, you always have a choice, pero nasa yun, if you really want it, na umahon. Yung maganda doon, kung hindi nag-workout, nasa bottom ka pa rin. What you did with your disadvantage or the lack of resources, it did not stop you to fulfill your dreams, to have an action plan, and to execute. Yung gusto ko sanang tanungin, kasi there are some people who are watching now, na feeling nila walang-wala din, na katulad ng story of 20 pesos mo, maaring sa kanila, 500 na lang nasa bank account nila, or wala na talagang pera sa pamilya nila, or kung single sila, hindi nila alam kung sa, yung money na papasok, kung wala pa yung paycheck. Ano yung message mo sa mga feeling ng mga tao na walang-wala sila pero may mga pangarap din? Emo sir, itong in the 9 years that I've been working on the brand, kasi marami rin naman ako naging sideline, lalo na nung sisimula yung brand, no? I think the most one of the top lessons na hanggang ngayon ay natututunan ko pa rin eh, is that money is just paper. Parang ano lang siya, parang it's just a tool actually. It should not limit one. You should not limit yourself to, kumbaga, yung value mo hindi mo yan makukuha sa pera. And once you stop chasing money, that's when you feel more, I think the right word is free. Kasi sir, ang hirap kasi naranasan ko yung parang gusto ko ng naghahabol lang ng pera.
while doing the business noong 2017, nag-apply ako sa isang trabaho, which was a good pay, actually a high-paying job for a graphic designer. Tapos, flexible pa kami. Pero sir, may feeling pa rin ako na nakatali ako eh. Maganda nga yung sahod ko. Pero yung parang hindi siya fulfilling. It's a very tricky, sir, no? Hindi ako makapagbigay ng straight answer sa tanong niyo, sir. Kasi we are living in a different time right now, eh. Let's accept that. Iba talaga ang buhay ngayon from before. Kasi the economy is not as stable, I guess. Pero if you have a dream, and you think you're limited because of the money, dahil wala kang pera, try to take action na lang, not for you, but for the people you love. Iyon yung nagiging driver ko rin kasi, sir, ngayon, na parang, di ba nga, I can stop this eh, anytime I want. Pero once I do, who will suffer? I will suffer, yes, pero who will suffer more? The people I love, my family, even ako, sir, medyo ano ako eh, sentimental ako pagdating sa mga kasama ko sa trabaho, lalo na dito sa negosyo. Sila din, sir, magsasuffer. So I am doing my best na, although I am the CEO, I'm the leader, na I'm ang CEO, ang leader is truly a servant eh. So I'm doing my best to serve them. So I hope I answered the question, sir. Very tricky kasi yung ano eh. Parang lalo na pagdating sa pera. It's a very sensitive, I think, topic for the Filipinos.